Native Pork Kare Kare. Alright, mga kamandirigma, may special menu na naman tayong lulutuin. All the way from the municipality of Corilla. Aya, napagtiyagahang ibiyahe ni Master Kabalhin. At syempre, naisip natin, kailangang masarap ang kalalabasan nito. At yung kare-kare, ang naisip nating bagay dito. Kaya unang-una nating sisiguraduhin na malinis bago natin to lulutuin. Karaniwang kasi pag ganitong karne ay kailangan nating linisan ng maigi. Kiskisin natin ang kiskisin. Sabi ng tropa, baka daw kasi may ingron. Ingron. Pero no amount yan, basta malinis lang ang pag-prepare natin dito. Maliban kasi sa maayos na paghugas ay atin siyang papakuluan para lumabas yung kanyang mga maitim-itim na dumi sa karne. At habang tayo yung nagpapakulo, take natin yung opportunity na i-shoutout ang mga klase ng PNP, yung Siklab Lahi 2020-04. Mabuhay kayo at ipagpatuloy nyo ang pagiging snappy. At ngayon, habang tayo yung nagpapakulo, ay i-prepare na natin ang ating mga sangkap na kakailanganin. Katulad ng ating sitaw, talong, yung ating pechay, sibuyas, garlic or bawang, yung ating sile, paminta, alamang or shrimp paste, pwede rin yung mamasitas curry curry mix at peanut butter. At ngayong napakula na natin ang ating karne, isit aside na natin. Bali yung sabaw ay ipapakain na lang natin sa ating mga alagang hayop. Kukunin lang muna natin ng ating karne bago natin siya igigisa. Umpisahan natin igisa ang ating bawang. Turn-turn lang natin siya hanggang sa ito ay mag-golden brown. At pagkatapos, isunod na natin ang ating sibuyas. Nakakatakam na tuloy ang kanyang aroma. Pagka nagisa na ang ating mga sahog, ay isunod na nating ilagay o igisa ang ating karne. At this point, pwede na tayong maglagay ng asin at paminta. I-turn-turn o ihalo-halo ulit natin. At pagkatapos, pwede na tayong maglagay ng kunting tubig. Isunod na rin natin ang ating sili para sabay na silang maluto, kumulo at ma-spread na ang kanyang anghang sa ating niluluto. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot ang ating karne. Ngayong malapit nang lumambot ang ating karne, oras na para ilagay na natin ang ating peanut butter. Ibang sarap talaga pag may peanut o kaya'y mani. Woo! Sa bagay, wala naman kasing ibang klaseng mani ang hindi masarap, di ba?
pwede rin nating dagdagan ng Mamacitas Kari-Kari Mix. Mix sana yung aking dapat sabihin. Bukod kasi sa meron mani ang ating kari-kari mix ay meron na siyang natural food coloring. Ito yung aswete. Kasi nga parang lalong nakakaenggan yung kumain pag medyo may kulay ang ating kari-kari. Tuloy-tuloy lang natin napakuluan hanggang sa ito ay malambot na at yung kanyang lasa ay pumasok na rin sa kanyang karne. At kung pwede na ang lambot ng ating niluluto ay pwede na rin nating ilagay ang kanyang talong. Medyo naluluto na ang ating talong ay ilagay na rin natin ang ating sitaw. Ihalo-halo natin bago natin siya tatakpan. Ngayong naluto na natin ang ating sitaw, isunod na rin natin ang ating gulay finale. Ito yung ating pechay. Fresh na fresh. Malutong na malutong. Gustong gusto natin sa pechay ay itong half cook. Yun bang habang inunguya ay lumalagutok. And after isang oras ng ating pagluluto, ito na nga, nakakatakam na ang istsura. Pati yung aroma ay lalong nakakainganyo. Wow! Pero teka, meron pa tayong lulutuin. Kailangan pa nating lutuin ang kanyang shrimp paste or yung kanyang alamang. Bali yun kasi ang magsisilbing pang-alat or pang-timpla sa ating kare-kare. Bali, kunti lang kasi yung nilagay natin na asin sa ating kare-kare dahil meron nga tayong alamang or shrimp paste. At magpainit na ulit tayo ng mantika. At una nating gigisahin ang ating bawang. Pagka medyo golden brown na siya ay ilagay na natin ang ating sibuyas. Ilagay na rin natin ang ating sili. Yun ay kung gusto natin yung maanghang-anghang na sahog. This time, ilagay na natin ang ating shrimp paste or yung ating alamang. Ayos yung tagalagay ng ating alamang. Preparing na to sa schooling. Siya yata yung hinihintay na future Tarzan ng basic. Good luck sa'yo, Jablo! At para hindi siya masyadong maalat, ay lagyan natin ng kunting asukal. Kung may mangga nga, pwedeng-pwede na itong pangsawsawan. Ihalo-halo lang natin siya hanggang sa ito'y lalapot or magkakulay brown, yung mga pinkish na kulay ng alamang. Kita nyo naman ang resulta. Imposibleng hindi mo maisip ang mangga pag may naamoy at nakikita kang ganito. At ito na nga, naluto na ang ating alamang. Wow! At ano pang hinihintay natin? Tara, kain na tayo!